Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Carl Jolies at nandito kayo ngayon sa aking YouTube channel. Ano lagay sa atin mga ka-AAP? Alam ko marami sa atin ang medyo problemado dahil na-nerf nga yung mga aqua natin ngayon. Ano? So ngayon yung season 19 talagang macha-challenge tayo mga AAP users. Kaya tara, andito ako para magbigay sa inyo ng konting tulong at konting strategy paano nga ba tataas ang ating MMR. So tara na, pero bago yan, gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Syempre big shoutout sa may mga membership badge natin dyan. Okay, so shoutout nga pala dito sa mga isa sa mga nag-avail ng ating membership na si Sir Breezy. Shoutout po sa'yo. Ganon din po kay Zane Bryle Capuz, tsaka dito kay Senki. Shoutout din dito kay Yukong TV. Shoutout sa inyo guys. At ganun din po, shoutout din po kina Ma'am April Jean na nag-avail din ng ating YouTube membership. Thank you. At saka dito kay Defeated Queen, also known as Coach Luna. Shoutout po sa mga nag-avail ng ating membership. Syempre, shoutout din dito kay Sir Narciso Beltran Jr. Shoutout din po kina Ma'am Wency Panganiban, kay Aaron Antogop, kay IMJV, at dito kay Poging Popoy. Shoutout po sa inyo. At syempre, ganun din po kila Laren Morga, kay CA Ethan Official, kay Oriel Espinosa, at kay LVM Roque. Shoutout po sa inyo. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lang po kayo. Syempre, priority natin na ma-shoutout dito yung may mga YouTube membership. Kaya mag-join na kayo. Makikita nyo yung join sa ilalim ng pangalan ko. At yun nga guys, tara! At magsimula na tayo. Ito ang Season 19 AAP Best Strategies na pwede nyong gawin para umangat agad yung MMR nyo. So ano pa hinihintay nyo? Tara, sana mag-enjoy kayo at sana may matutunan kayo. So ito na nga guys, AAP ang ating team at kalaban natin si TD Echo, at ang team nga niya ay RAP, Reptile, Aquatic at saka Plant. So Terminator agad ang ating kalaban sa bungad ng ating Season 19. So check muna natin ang mga cards ng kalaban tulad nung palagi kong paalala sa inyo. So ayan guys, so Terminator yung backline niya na Reptile. So punta na tayo sa first round natin. So na nerf man itong mga aqua natin, gagawin pa rin natin yung same strategy na ginagawa natin. So sa first round, skip lang tayo or end turn pag wala tayong available na steel energy na magmumula sa ating plant. So nag-end turn lang tayo dito sa first round. Kailangan nating makaipon ng maraming cards mula sa ating aqua. Syempre, ng marami ring energy. Kaya, pagka wala tayong pang tira or pang steal ng energy, ay mag-i-skip lang tayo sa first round. Medyo matagal tumira yung kalaban natin guys. Siguro streamer to, no? Pero ayun, mag-end turn lang pala siya, pinatagal pa nga. So, punta na tayo dito sa round 2. 5 energy siya, 5 energy din tayo. Kung titingnan natin guys, wala pa rin tayong available na pang steel or kahit pang shield dito sa ating plant. Hindi tayo pwedeng tumira or mag-ubos agad ng energy, baka kasi mag-shield up lang tong plant niya. Kaya dito nag-end turn lang ulit ako. Tapos yung kalaban natin dito ay bumalik lang naman yung energy niya, gumamit ng isang tail slap at isang star shuriken. Ibig sabihin, pareho pa rin kami dito na 7 energies dahil bumalik lang yung ginamit niya. So dito sa round 3, actually pwede na tayong tumira dito guys eh. Pwede na natin gamitin yung mga cards natin sa aqua at i-burst yung plant. Kaso ang iniisip ko dito, baka mag-shield up kasi hindi pa to gumagamit or naglalabas ng October treat. So ginawa ko dito, end turn lang ulit ako. Ngayon, pag naglabas to kahit na isang October lang tulad nyan, ayan, pwede na tayong boomer sa susunod na round. Saktong-sakto at gumamit na ng maraming cards yung Terminator niya sa likod. Ibig sabihin, wala na siyang masyadong cards. So dito sa round 3, nag-consume ng 4 energy yung kalaban natin. 7 energy siya, minus 4. May matitira siyang 3, plus 2 ngayong round, meron siyang 5 energies. So dito guys, sa round 4, dahil 9 energies na tayo, sobrang dami. Kumbaga, nasa atin na yung momentum ngayon dahil pwede na tayong tumira ng dire-diretso. So, burst natin tong plant. Okay, huwag nyong titipirin. Lalo na ngayon, mas pinababa yung tira nung mga aqua natin. Kaya di baling sobra, wag lang kulang. Yun yung lagi kong paalala. Pero isang tips ko sa inyo, na pag alam nyo naman na sobra-sobra yung tira nyo, pwede nyo nang ipangdulo yung risky fish nyo para meron kayong attack buff sa susunod na round. So tingnan nyo yung ginawa ko dito. Yung aqua ko sa gitna, idinulo ko yung risky fish ko para meron akong attack buff mamaya.
Pero pag yung cards nyo ay alam nyo na sasakto lang, huwag nyo nang idudulo yan para hindi masayang yung damage. Minsan kasi nabibitin yung damage natin dahil ipinandudulo natin yung risky fish. So tulad nyan, yung isa lang yung dinulo ko, baka kasi mamaya mabitin. Pero okay lang pala, saktong sakto lang. Nagcritical pa nga nung bandang dulo, tapos ayun guys, medyo humina din yung Mystic Rush, ano? 25 na lang yung naging bawas niya sa atin. So isa din yan sa mga naapektuhan ng nerf guys, etong Terminator, bumaba din yung mga tira niya. So punta na tayo dito sa round 5 guys. Bumalik lang din yung mga natira niya, dalawang karot. Tapos yung Mystic Rush free lang yon, kaya 5 energy plus 2, 7 energy tong kalaban natin. Tayo naman ay 6 energy, pero ang ating advantage dito guys, kaya nating inoturn tong aqua niya sa gitna dahil tayo yung mauuna. So ibaburst na natin yan. Kampante ako na mababurst ko to dahil meron akong extra damage na tail slap. So kahit mag shield to ay kayang-kaya natin tong iburst. Masasayang yung mga cards niya kung tumira pa siya. Mabuti na lang at hindi na siya tumira para hindi na masayang yung cards niya. Pero mas maganda sana pala kung tumira. Naalala ko, kalaban pala to. So guys, nakakita nyo ba yung attack buff kanina sa Star Shuriken? So mataas pa rin naman yung damage niya basta meron kayong attack buff. So yun nga, punta na tayo sa round 6 guys. Sobrang daming energy nung kalaban natin. 9 ata kung hindi ako nagkamali sa pagbilang. Tapos tayo 5 energy, pero advantage natin dito 2 versus 1. Tapos mauuna yung mga axe natin. So dito, gawin natin yung tamang diskarte. Gamitin natin yung dalawang cards mula doon sa aqua sa likod para mabasag yung sticky goo. Pag nabasag yung sticky goo, papasok na yung tira nung aqua natin sa mid na isang tail slap at tatlong damage cards. So once na mag high shield to, ayun, 145, mababasag natin yan sa dalawang tira. Tapos may istan yung axi. And yung isa naman yung patitirahin natin guys, eto tail slap at saka tatlong damage cards. So dito medyo mababa na kasi yung tira nung axe natin. Dati 115 yon, ngayon 109 na lang ata. Pero guys, tingnan nyo yung damage ng Terminator, oh. Dati 122 yung allergic, 106 yung champ na yon, ngayon 99 na lang tsaka 115. So ayun, napasurrender natin. Akala ko ba na nerf itong aqua, pero bakit parang hindi naman, ano? Joke lang guys. So yun nga guys, sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa ating first game. So tara na agad sa second game natin guys, hindi na natin patatagalin. Tara. So welcome nga dito sa ating second game guys. AAP ang ating team at kalaban natin si OK. At ang team nga niya guys ay ABP. So eto na nga guys, sabi nila malakas daw yung beast ngayon. Tingnan natin ha. So check muna natin yung cards nung mga kalaban natin, tulad nung palagi kong paalala sa inyo. So yun nga guys, merong yam yung plant niya, no? Yan yung gusto kong ma-nerf eh. Dapat yan yung ni-nerf eh, yung poison ng yam na yan. Napakasakit kasi niyan guys. Pero na-nerf naman ata yung damage niya, kaso ganun pa rin, times 2 pa rin yung nababawas eh. Pero yun nga, punta na tayo sa first game natin versus ABP. Pagka meron kayong available na pang steel energy sa first round, gamitin nyo yan. So dati pa rin, tulad pa rin nung dati nating strategy. Okay? So ayun, pagka nag-skip yung kalaban, lamang tayo. Pag hindi, okay lang, naka-damage tayo, diba? So this time, yung first round natin maganda dahil naka-steal tayo ng dalawang energy. Yung 3 energy niya, na-steal natin yung dalawa, may natirang isa. So 3 energy lang siya ngayong round. So dito sa round 2 guys, nilakasan ko na yung loob ko dito na i-burst siya kahit alam kong may yam siya. Ngayon, pag nakaligtas tayo sa yam guys at na-burst natin to, sobrang laki na ng lamang natin dito. Kumbaga, magugulat siya na i-burst na pala natin siya. Kadalasan kasi guys, diba, nagsishield tong mga plant na to sa ganitong sitwasyon. Ngayon, parang naramdaman ko lang na feeling ko gusto ko siyang i-burst at baka wala siyang poison or yung yam. Parang umatake lang yung pagka Carl Baldwin natin dito sa pagkakataong ito, kaya nilakasan ko na rin yung loob ko. So enter natin. Ayun, diba? Tama ang prediction ni Carl Baldwin. Hindi nag-shield, hindi naglagay ng poison o hindi gumamit ng yam. Kaya ayun, safe na safe yung mga aqua natin sa Codly, ano? Kasi hindi sila nalagyan ng poison. So dito, yung kalaban natin rin merong ano yan, 3 energy. Ginamit niya yung 3 energy niya guys. Pero nakagain siya ng isa doon dahil sa ivory. So meron ulit siyang 3 energy this round. So dito sa round 3 guys, kung tutuusin, pwede na nating tirahin yung beast niya. Kaya nating i-burst yan kasi kakatira lang yan. Ibig sabihin konti lang yung cards niyan.
pero hindi ko ginawa. Bakit? Kasi gusto ko na sa susunod na round mahati ulit yung draw card. Ibig sabihin, hindi lahat ng cards mapupunta sa aqua niya. Gusto ko mahatian yung beast para pag binurse natin to, masasayang lang yung mga na-draw card niyan sa next round. Okay, ang mahalaga lang naman dito, tayo yung mauuna, wala namang upstream yung aqua niya kasi naka-tailslap yun. So ayan na nga, tumira ng dalawang cards. So yung 3 energy niya, ginamit niyo yung dalawa, may natirang isa, plus 2 ngayong round 4, meron ulit siyang 3 energy. At pwedeng-pwede na natin tong i-burst guys, ngayon na natin i-burst to. So dati guys, nung hindi pa nanonerf yung mga aqua, kayang i-burst ng mga aqua yung beast na 336 ang buhay gamit lang etong cards na to, etong Tail Slap, Sweepscape, tsaka isang Star Shuriken. Pero dahil na-nerf nga, nabawasan yung mga damage natin, ay kailangan na natin ngayon magdagdag ng extra cards. At saka isa pa, baka mamaya tumira rin kasi itong beast na to, kaya mas maganda na sobra yung damage natin or yung ilalagay natin na cards kesa kulangin. At isa pa, marami rin tayo kasing extra energy, meron tayong natirang 2 energy dyan, meron tayong tail slap na isa, ibig sabihin 3 yung stack natin, plus 2 mamayang round, meron tayong 5 energy mamaya. So burst na natin to. Ayun yung sinasabi ko guys, tumira pa yung kalaban natin, ano? Naglagay pa siya ng 3 cards sa beast niya kahit alam niya naman na mababurst na natin yun. At ayun nga, ginamit niya yung 3 energy niya sa beast na hindi naman nakatira. Ibig sabihin, 2 energy lang to ngayon. Tayo naman, 5 energy tayo. Pareho pang mauuna yung axe natin. At alam na to guys. Kumbaga, kahit hindi pa natin i-enter to, alam na natin na kayang-kayang i-burst at panalo na tayo dito sa laban na to. Pero guys, laking ano din, laking epekto din talaga nung pagka-nerf sa ating aqua. Kasi bumaba yung damage natin eh. Sa beast, medyo mahirapan na tayo na mag 3 cards palagi. Malaki yung chance na mag-last stand. Kaya importante talaga yung Star Shuriken pagka beast yung kalaban. At yun nga, sana guys, nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. Huwag kayong malungkot kung ma-nerf kasi gagawa at iisip tayo ng mga paraan para kahit papaano ay tumaas pa rin yung MMR natin at makatulong ako sa inyo. Yun nga guys, thank you sa inyong panonood. Mag-join na kayo sa ating YouTube membership guys ha. Thank you, mag-comment lang kayo at mag-subscribe dito sa aking channel. Thank you!